Shalom, hello! Welcome back to my channel. This is Jinky, ang inyong palangga. Proud Ilongga, taga Pavia, edad higit 50, byuda, walang jowa. Pero masaya at laging pabida-bida. In the next 2 days, mga langga, yung Kippur na. Kaya yan ang topic natin ngayon, okay? So ano nga ba ang yung Kippur? Ang yung Kippur, mga langga, sa pinakasimple lang na paliwanag at pag-iintindi ko ha, ito ay araw ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Hindi ka lang sa Panginoon ang hingi ng tawad, kundi sa kapwa mo. Dahil lang sabi nga daw ng Panginoon, kapag pinatawad ka ng kapwa mo, ay para ka na rin din daw niya pinatawad. At alam nyo ba, mga langga, na from Rosh Hashanah na magbibilang ka ng 10 araw bago mag Yom Kippur. At sa loob ng 10 araw na ito, mga langga, ang mga Jews, yan ang pagkakataon nila sa 10 araw na yan ha, na manghingi sila ng tawad sa tao o sa Panginoon man. Kaya yung mga religious, simba na yan sila ng simba sa sinagog nila. At sa araw ng Yom Kippur, bawal, maraming bawal, mga nagpa-fasting yan sila, 24 hours talaga yan, dahil pag nagpa-fasting, di ba, pinupurify mo yung body mo, yung soul mo, parang ganun. Tapos, bawal ang sasakyan, bawal magbiyahe, so ang road talaga, empty talaga yan, makikita mo lang dyan, mga bata nagbabike, naglalaro, mga tao papunta pa rito, nagmamasyal-masyal lang, bawal talaga magsasakyan, mariba na lang sa ambulansya or patrol. At ano nga ba ang Gmar Katimatubah or Katimatubah na naririnig natin na batian pagka nalalapit na ang Yung Kippur? Ang mga Jews, mga langga, naniniwala na may sarili tayong mga notebook. Bawat tao may sariling notebook yan na hawak ng Panginoon. At kung ano man ang ginagawa mo, mabuti man o hindi mabuti, isusulat yan ng Panginoon sa notebook mo. Ha? Nakalista yan in detail. Tapos, iipunin niya yan sa loob ng 1 taon mula pagkatapos ng Yom Kippur hanggang sa next Jewish New Year na naman, September. So, ililista niya yan talaga lahat, ipunin niya. At pagdating ngayon ng Yom Kippur, ha, pagdating ng Yom Kippur, magde-decide siya yan ngayon, mga langga, kung ano ang yahatol niya sa'yo. Kung either ba magkaroon ka ng magandang buhay, or either ba na mawala ka na sa mundong ito, or manatili ka dito sa mundong ibabaw, or kumbaga, kung ano ba yung hatol niya sa'yo. Hatol. Kung ano ba yung hatol niya sa'yo. Tapos, pipirmahan niya yan. Yan ang katima. Pag pumipirma tayo, katima, pipirmahan niya yan. Tapos, i-close niya yung notebook at yun na yung end ng Yom Kippur. Pagka-close niya na yan, di ba, magtutunog na yung chupa ba yung chupa? Toot! Yung ganon. So, close na yan yung notebook mo. Nandun na yun sa loob kung ano ang hatol niya sa'yo. So, ngayon, ang Katimatubah, magandang bati yan ang kapwa mo sa'yo, na parang I hope na maganda ang sinulat ng Panginoon sa'yo. I hope na good. Kumbaga, excellent ba ang ano mo doon? Ang grades mo? Parang ganun. So, Katimatubah is a nice words, na is a nice blessing ba ng kapwa mo sa'yo, na I hope na maganda ang isinulat ng Panginoon para sa'yo, o I hope maganda ang hatol ng Panginoon para sa'yo in the next year sa loob. So every year, mga langga, naglilinis yan si Panginoon, naglilinis yan ng notebook natin. So para pagdating naman ngayon ng next new year, mag-umpisa ka na naman ngayon hanggang yung Kippur, na magdasal ka na naman, mangingi ka na naman ng patawad sa kapwa mo para magiging malinis ka naman by the end of yung Kippur. So yan ang Gmar Katimatubah. So I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon, mga langga. And I hope na pagdating itong yung Kippur na to, naintindihan nyo na kung ano yan, at masabi nyo na ng maganda yung Katimatubah sa kapwa nyo, dahil alam nyo na kung ano talaga ang meaning niya. Okay, so I think this is it for now, mga langga. This is your palangga signing off.
please don't forget to like, share, and ring the bell, mga langga, para updated kayo sa sunod nating mga videos. Ha? Ako may gusto kayong sabihin or topic natin sa next videos. Sulat lang kayo, mga langga, ha? So, bye-bye, Nishiko. Tudaraba, tudaraba.